Nagsisimula ang ating istorya kung saan sumugod ang isang halimaw sa bayan ng Konoha. Tinatawag itong demonyong lobo na may 9 na buntot. Kasalukuyang linalabanan ng mga ninja ang halimaw at nandito ang 4th na Hokage kasama ang higanteng palaka. Nagawang ikulong ng 4th na Hokage ang halimaw sa tiyan ng isang bata. Ngayon, ang batang yun ay lumaki na at naging pasaway. Galit na galit ngayon ang 3rd Hokage dahil sa mga ginagawa niya. Siya si Uzumaki Naruto. Pinapagalitan siya ngayon ni Iruka Sensei at pinapabalik na sa klase. Sa klase ay pinapagalitan siya dahil uulit na naman si Naruto kapag bumagsak siya sa graduation test. Sa sobrang inis ni Iruka Sensei ay pinarusahan niya ang buong klase. Lahat sila ay dadaan uli sa pagsusulit kahit pumasan na sila. Gagawin nila ang transformation jutsu o ang pagpapalit anyo. Siya si Haruno Sakura at nagawa niya ito ng maayos. Ang sunod naman ay si Uchiha Sasuke. Sunod naman si Naruto at palihim siyang chini-cheer ni Hyuga Hanata. Kaso sexy jutsu o sexy technique ang ginawa ni Naruto. Ganugo bigla ang ilong ni Sensei. Dahil dyan ay napag-alitan uli si Naruto at pinarusahan. Pinalinis ni Sensei ang mukha ng mga Hokage na drinowingan niya. Hindi siya papauwiin hanggat hindi ito tapos. Wala naman itong problema kay Naruto dahil wala naman nag-aantay sa kanya sa bahay. Medyo naawa si Iruka Sensei kaya pinangako na lang niya na ililibre siya ng ramen kapag natapos niya ito. Kaya tuwang-tuwa si Naruto. Habang kumakain ng ramen ay natanong ni Sensei kung bakit niya ginawa yon sa mukha ng mga Hokage. Naniniwala kasi si Naruto na balang araw ay magiging Hokage siya at tatanggapin din siya ng mga tao. Kinabukasan ay may pagsusulit sila at Kagebunshin technique ang kailangan nilang gawin para makagraduate. Kaso ito ang technique na pinaka nahihirapan si Naruto. Ginawa na ito ni Naruto kaso isa lang ang nagawa niya at wala pang pakinabang. Dahil dito ay bumagsak si Naruto. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Mizuki Sensei pero katwiran ni Iruka Sensei na yung iba ay nakagawa ng mas marami pa sa isa. Kay Naruto isa lang at wala pang silbi. Nakagraduate na yung mga kaklase niya habang uulit na naman si Naruto. Inggit na inggit si Naruto lalo na at kasama ng mga kaklase nila ang pamilya nila. Nakita ng mga magulang si Naruto at sinabi pang buti nga kay Naruto. May galit sila kay Naruto dahil nasa loob niya ang halimaw na maraming Pinas lang. Pero hindi alam ni Naruto na may halimaw sa katawan niya. Nagmumokmok ngayon si Naruto at pinapagaan ni Mizuki Sensei ang loob niya. Gustong gusto ni Naruto na makapasa kaya may ibinahaging sikreto si Mizuki Sensei para makapasa siya. Si Iruka Sensei ay naalala ang pagsugod ng halimaw at dahil dito nawalan siya ng mga magulang dahil lumaban sila para protektahan ang bayan. Pareho sila ni Naruto na lumaking walang magulang. Yun nga lang, yung halimaw na pumatay sa magulang niya ay nasa loob ngayon ni Naruto. Biglang dumating si Mizuki para iulat na ninakaw ni Naruto ang Scroll of Sealing. Hawak ngayon ni Naruto ang kalatas at inaaral niya ang isang teknik o jutsu. Inutusan ng 3rd Hokage ang mga ninja na hanapin si Naruto. Lanoko pala ni Mizuki Sensei si Naruto. Iniisip ngayon ng lahat na ninakaw ni Naruto ito. Ginamit niya si Naruto para mapasa kanya ang Scroll of Sealing. Si Naruto ay nahanap na ni Iruka Sensei at papagalitan dapat pero nagsasanay pala si Naruto at natutunan ng isang bagong jutsu o teknik. Ang sabi kasi sa kanya ay papasa siya kapag nagawa niya ang isang jutsu na nasa loob ng kalatas na ito. Si Mizuki Sensei ang nagsabi kasi sa kanya nito. Alam na ngayon ni Iruka kung anong nangyari. Biglang may umatake gamit ang maraming kunai. Binolehan ni Iruka Sensei si Naruto na huwag ibigay kay Mizuki ang kalatas dahil gagamitin lang ito ni Mizuki para sa sarili niya. Nagulat si Naruto pero sinabi ni Mizuki na si Iruka ang masama at ayaw lang niyang mahawakan ito ni Naruto. Ibinunyag ngayon ni Mizuki ang isang sikreto kay Naruto. May batas sila na bawal sabihin kay Naruto ito. Pinigilan siya ni Iruka pero sinabi pa din niya. Si Naruto ang demonyong lobo at siya ang pumatay sa mga magulang ni Iruka. Hindi naman si Naruto talaga ang gumawa nito pero napunta sa kanya ang puot ng mga tao dahil nasa loob niya ngayon ang halimaw na nangwasak sa bayan at pumatay ng maraming tao. Yun ang dahilan kaya galit ang tao sa kanya. Sinabi ni Mizuki na galit si Iruka Sensei sa kanya dahil dito. Biglang naalala ni Iruka ang sinabi ng 3rd Hokage tungkol kay Naruto. Pareho silang lumaki ng walang magulang kaya naging pasaway siya. Ito lang kasi ang paraan niya para makakuha ng atensyon sa ibang tao. Nagpapanggap siya ng malakas pero sa loob-loob niya labis siyang nasasaktan. Inatake ni Mizuki ng shuriken si Naruto. Pero iniligtas siya ni Iruka Sensei. Hindi alam ni Naruto kung bakit siya iniligtas ni Sensei. Dahil pareho sila ika ni Iruka. Ginawa niyang katawa-tawa ang sarili niya para mapansin ng tao. Pero ang totoo nito ay sobrang lungkot niya dahil wala siyang mga magulang. Sobrang naiintindihan niya si Naruto. Pero patuloy lang si Mizuki sa panloloko kay Naruto. Muli niyang sinabing galit si Iruka sa kanya at umaarte lang siya para maagay yung kalatas sa kanya. Mas naniwala si Naruto kay Mizuki kaya tumakbo na lang siya. Tingin ngayon ni Mizuki na gagamitin ni Naruto ang kalatas para maghiganti sa bayan. Pero naniniwala pa din si Iruka kay Naruto.
Sa opisina ng Hokage ay nakikita niya ngayon ang nangyayari sa bowl ang kristal niya. Nag-aalala siya na dahil sa galit niya ay makawala ang halimaw sa katawan niya. Kinumbinsi ni Iruka Sensei na hindi totoo yung mga sinabi ni Mizuki pero hindi pa din naniwala si Naruto. Pero hindi pala si Iruka ito. Mizuki pala ito at si Naruto pala ay si Iruka. Sigurado si Mizuki na gagamitin ngayon ni Naruto ang kalatas dahil halimaw naman talaga siya. Sumang-ayon si Iruka at nalungkot si Naruto. Akala niya'y kakampi talaga niya si Iruka pero hindi naman pala. Ngunit sang-ayon lang siya kung halimaw talaga si Naruto. Kaso hindi siya halimaw at magaling siyang estudyante. Matiyaga si Naruto kahit pumapalpak palagi. Pinaglaban niya si Naruto na hindi siya halimaw. Naiyak sobra si Naruto. Tatapusin na ni Mizuki si Iruka pero biglang lumitaw si Naruto para iligtas si Iruka Sensei. Binyantahan ni Naruto si Mizuki pero binaliwala lang niya ito dahil bata lang si Naruto. Pero kumpiyansa talaga si Naruto na matatalo niya si Mizuki. Nagawa na ni Naruto ang Kage Bunshin at sobrang dami pa nito. Sobrang napabilib si Iruka Sensei sa nagawa ni Naruto. Hindi na alam ni Mizuki ang gagawin. Kaya binugbog na siya ni Naruto. Bilib na bilib si Iruka kaya tinawag niya si Naruto. Ang mga ninja na nagkakagulo ay pinahinahon na ng ikatlong Hokage. Nakita na kasi niya sa bowl ang kristal ang nangyari kaya okay na ang lahat. Pagbukas ng mata ni Naruto ay binati siya ni Sensei dahil nakagraduate na siya. Binigay din niya kay Naruto ang forehead protector niya. Simbolo ito na pumasa na siya at isa ng genin. Tuwang-tuwa si Naruto dahil dito. Sunod na araw ay nagpapaletrato si Naruto pero puro kalukohan uli siya. Ginamit niya ito para sa registration form niya. Ipinagmamalaki pa ito ni Naruto sa ikatlong Hokage. Pero ayaw ni ikatlo ito at gusto niyang ulitin ito ni Naruto. Kaya ginamit niya ngayon ang sexy technique niya. Hindi ito nakayanan ni ikatlo. Hindi akalain ni ikatlo na sobrang tindi ng technique na yun ni Naruto. Biglang may pumasok na bata at gusto niyang sugurin si ikatlo. Pero nadapa siya. Siya si Konohamaru, ang apo ni ikatlo. Ito naman si Ebisu Sensei. Siya ang guru ni Konohamaru. Nakita ni Ebisu si Naruto at hinusgahan niya agad si Naruto. Sinisi ni Konohamaru si Naruto sa pagkadapa niya at tingin niya'y kagagawa nito ni Naruto pero nagalit si Naruto dahil nadapa si Konohamaru ng mag-isa. Pinigilan ni Ebisu Sensei si Naruto dahil apo ng ikatlo si Konohamaru. Natigilan si Naruto at minaliit siya ni Konohamaru dahil pareho sila ni Ebisu Sensei na nasis indek dahil sa lolo niya ang Hokage. Pero walang paki si Naruto at binatukan siya. Lalong nadagdagan ng sakit ng ulo ng Hokage. Nag-aalala siya ngayon dahil nakilala ni Konohamaru si Naruto. Habang naglalakad si Naruto ay sinusundan siya ni Konohamaru. Naiinis si Naruto kaya pinagsabihan niya si Konohamaru. Sobrang walang kwenta ang pagtatago niya. Bilib na bilib pa si Konohamaru na madali siyang napansin kahit nagtatago siya. Gusto kasi niyang maging estudyante ni Naruto. Gusto niyang matutunan ng sexy technique ni Naruto dahil nagawa nitong talunin ang ikatlo. Tinawag siyang boss ni Konohamaru at nagustuhan ito ni Naruto. Para matutunan ito, kailangan niya ng sipag at lakas ng loob. Pero gusto niya munang makita yung palat anyo ni Konohamaru. Gusto niyang gayahin ni Konohamaru yung babae. Kaso medyo malayo sa original yung nagawa niya. Medyo close naman ito ayon kay Naruto kaso narinig siya ng babae kaya binatupan siya. Si Konohamaru ay nakaligtas dahil kilala siya ng babae na apo ng Hokage. Sunod ay tumingin sila sa magazine para makakuha ng inspirasyon. Kaso nakita sila ng may-ari. Sunod ay nandito sila sa paliguan. Pagpasok nila ay alam ng mga kababaihan na si Naruto uli ito kaya bagbog sarado siya habang ligtas si Konohamaru. Pero wala naman itong problema kay Naruto dahil ang importante ay handa na si Konohamaru sa paggamit ng sexy technique. Medyo hindi pa din okay yung nagagawa ni Konohamaru. Si Ebisu Sensei naman ay patuloy sa paghahanap kay Konohamaru dahil importante sa kanyang maturuan ng maayos ang posibleng susunod na Hokage. Natanong ni Naruto kung bakit gusto niyang talunin ang lolo niya. Pinangalanan kasi siyang Konohamaru. Hango sa pangalan ng kanilang bayan na Konoha. Kaso hindi man lang siya tinatawag ng mga tao sa pangalan niya. Ang tawag sa kanya ay apo ng Hokage. Gusto niyang may mapatunayan para sa sarili niya at hindi lang apo ng Hokage. Kaya gusto niya ngayong maging Hokage. Pero minaliit siya ni Naruto dahil hindi niya ito basta-basta makukuha. Dahil kailangan talunin muna siya ni Konohamaru. Si Iruka naman ay kinakausap ni ikatlo. Tuwang-tuwa si Iruka dahil ninja na si Naruto at ang layunin niya ay gawin ang lahat para matanggap na siya ng bayan. Ngunit malupit ang katotohanan. Hindi madali ang gusto ni Naruto. Para sa mga lumaban sa demonyong lobo 12 taon na ang nakakalipas, sariwa pa din ang sakit na idinulot nito. Alam nila na nasa loob ni Naruto ang halimaw, kaya gumawa ng batas si ikatlo na bawal pag-usapan ng tungkol dito. Ang maganda dito ay hindi alam ng ibang mga bata ang tungkol kay Naruto, pero yung anak ng mga ninja na lumaban sa halimaw ay alam ang tungkol dito. Namatay ang ika-4 sa pagkulong ng halimaw kay Naruto. Ang gusto sana ng ika-4 ay makita ng mga tao na bayani si Naruto sa pagkulong niya ng halimaw sa tiyan niya. Nailigtas ang bayan dahil kay Naruto, pero kinatakutan ng
tao si Naruto dahil sa halimaw sa tiyan niya. Tinuturing din nilang halimaw si Naruto. Yung mga ninja na nakakaalam nito ay sinabihan ng mga anak nila tungkol kay Naruto kaya kinakatakutan at linalayuan siya ng mga ito. Nahanap na ni Ebisu Sensei si Naruto at hinuhusgahan niya si Naruto. Inaaya niya si Konohamaru dahil ang pakay niya dito ay ilayo si Konohamaru kay Naruto. Pero ayaw ni Konohamaru. Patuloy lang ang pangangaral ni Ebisu kay Konohamaru. Pero hindi siya nakikinig at ginamit ang kanyang sexy technique. Nagulat si Ebisu sa nakita niya dahil masyado itong malasakit. Tabilitan niya ngayong inilalayo si Konohamaru kay Naruto dahil baka mahawa siya sa bulok na kamatis. Ginamit ni Naruto yung Kagebunshin technique ×2×2×2×2. Pero baliwala ito kay Ebisu Sensei at hindi nasis index. Lahat ng ito ay nakikita ngayon ni Ikatlo, pero bigla siyang nagpalit anyo. Hindi ito kinaya ni Ebisu Sensei. Tinawag niya itong harem jutsu o harem technique. Inamin ni Ikatlo na baka kahit siya ay hindi ito kakayanin. Lalong bumilib si Konohamaru kaya gusto na niyang maging Hokage. Pero mahirap ito dahil kailangan siya ang pinakamagaling at kailangan kilalanin siya ng lahat ng tao. Walang shortcut kaya kailangan paghirapan niya ito. Dahil dito ay ayaw na ni Konohamaru maging estudyante ni Naruto. Dahil ngayon ay magkaribal na sila sa pagiging Hokage. At dito nagsisimula ang pagkakaibigan ni Naruto at Konohamaru. Masaya si Ikatlo dahil may mabuting na idulot ang pagkikita ni Naruto at Konohamaru. Nag-uumagahan ngayon si Naruto at papasok na dahil isa na siyang genin. Si Sakura naman ay papasok na din at naiinis sa pangungulit ng nanay niya. Paglabas niya ay nakita niya si Ino. Ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Pinagmamalaki ni Naruto na nakapasa siya at may forehead protector na kay Shikamaru kaya sikretong masaya si Hinata. Nagkakarirahan papasok si Ino at Sakura. Pagdating nila ay napansin agad sila ni Naruto dahil crush niya si Sakura. Napalingon si Sakura sa kanya at tuwang tuwa naman siya. Pupuntahan siya ni Sakura pero hindi pala siya, kundi si Sasuke ang ipinunta niya. Gusto niya sanang magkatabi sila pero hindi payag si Ino. Kahit yung ibang babae ay sumali na, pinag-aagawan nila si Sasuke. Si Sasuke din kasi ang pinakamagaling na genin. Ino-obserbahan sila ngayon ng mga teacher nila, siya si Hitoki Kakashi. Nagalit sa inggit si Naruto at hinarap si Sasuke. Galit na galit ang mga babae kay Naruto at todo ang fear nila kay Sasuke. Kaso biglang natulak ng isa si Naruto kay Sasuke at nagkahalikan sila. Sobrang dismayado si Sakura dahil naaga yung first kiss ni Sasuke. Pagtingin ni Naruto ay bubugbugin na siya ng mga babae. Inanunsyo ni Iruka Sensei na magkakaroon sila ng grupo na binubuo ng 3 miyembro. Kaya nananalangin agad si Sakura at Ino na makasama si Sasuke. Ang tingin ni Sasuke dito ay pabigat lang ang dalawang magiging kakampi niya habang si Naruto naman ay humihiling na makagrupo si Sakura. Ang paggrupo sa kanila ay ayon sa lakas nila. Gusto nila kasing balanse ang lakas ng kada grupo. Sinabi na ni Iruka ang grupo nila. Kagrupo ni Naruto si Sakura kaya masaya si Naruto at malungkot si Sakura. Kaso kasama nila si Sasuke kaya si Sakura naman ang masaya at malungkot si Naruto. Dismayado naman si Hinata dahil hindi niya kagrupo si Naruto. Ang kagrupo niya ay si Kiba at si Shino. Nagyabang agad si Sakura kay Ino. Hindi maintindihan ni Shikamaru kung bakit pinag-aagawan ng babae si Sasuke. Todo lait si Ino kay Shikamaru at ayaw niyang makagrupo siya pero siya pala ang makakagrupo niya kasama si Choji. Si Naruto naman ay nagre-reklamo dahil ayaw niyang makasama si Sasuke at tingin niya sa sarili niya ay napakagaling. Pinalik ni Sensei si Naruto sa realidad at sinabing si Sasuke ang may pinakamataas na grades at si Naruto ang pinakamababa para mabalanse ang lakas ng grupo. Natural na pagsasamahin ang pinakamagaling at ang kulelat kaya nasabihan tuloy siya ni Sasuke na huwag magiging pabigat sa kanya. Pagkatapos nito ay inaya ni Naruto si Sakura na kumain dahil magiging magkagrupo sila pero hindi siya pumayag. Ayaw ni Sakura dahil nakakairita si Naruto. Patuloy ang paghahanap niya kay Sasuke. Malungkot ngayon si Naruto pero nakita niya si Sasuke kaya may naisip agad si Naruto. Habang kumakain ang grupo nila Ino ay napansin nila si Naruto. Nagkabugbugan sa loob. Pero ang panalo ay si Sasuke. Lumabas siya ngayon at inaasahan na ito ayon kay Ino. Malungkot si Sakura ngayon pero bigla niyang nakita si Sasuke. Nakatitig pa sa kanya kaya tuwang-tuwa siya. Biglang sinabi ni Sasuke na maganda ang noo ni Sakura at gusto niya itong halikan. Pero binawi ito ni Sasuke at sinabi niyang si Naruto ang malamang na magsasabi nito sa kanya. Bigla niyang tinanong si Sakura kung anong tingin niya kay Naruto. Masama ang tingin ni Sakura kay Naruto. Naiinis siya kay Naruto. Ang gusto lang naman kasi niya ay matanggap siya ni Sasuke. Hahalikan na siya ni Sakura pero pagtingin sa lugar kanina ay si Sasuke pala yung natalo. Huli siya sa patibong ni Naruto. Hindi niya akalain na kaya na pala ni Naruto ang Kagebunshin.
Nung magkakahalikan na sila ay biglang humilab ang kanya. Kaya bigla siyang tumakbo. Akala naman ni Sakura ay mahihain lang si Sasuke. Pumunta agad siya sa palikuran. Bigla siyang nalungkot dahil nalaman niyang naiinis pala sa kanya si Sakura. Balak niya uling magpanggap na si Sasuke at gagawa ng mga bagay na kaiinisan ni Sakura para magalit siya kay Sasuke. Nandito na ngayon si Sasuke at gusto na ni Sakura na ituloy yung kanina. Pero hinanap ni Sasuke kung nasaan si Naruto. Gusto ni Sakura na kalimutan na niya si Naruto. Pangit ang ugali niya dahil hindi siya pinalaki ng maayos. Dahil kasi ito sa wala siyang mga magulang, hindi siya pinapagalitan kaya nagkaganyan siya. Pero hindi nagustuhan ni Sasuke yung sinabi ni Sakura. Nabanggit niya na mas masakit pa ang kalungkutan ng walang magulang kaysa sa pinapagalitan ng magulang. Tunay na Sasuke na ito at sinabi niyang nakakairita si Sakura. Paglabas ni Naruto ay nakita niya si Sasuke. Nagkagebunshin uli si Naruto. Pero biglang humilab uli ang kanya. Malungkot si Sakura dahil bumalik sa kanya yung sinabi niya kay Naruto. Alam na niya ngayon yung pakiramdam kaya nakukonsensya siya. Balak niyang maging mabait kay Naruto at saktong nandito na siya. Pinipilit niya ang sarili niya at inaya si Naruto na bumalik sa classroom nila. Pero nagduda si Naruto sa kabaitan ni Sakura. Akala niya si Sasuke ito na nagpapanggap bilang si Sakura. Lalaban sana siya pero humilab na naman ang tiyan niya. Tumakbo siya uli habang si Sakura ay galit na galit dahil hindi siya pinansin ni Naruto. Ang Hokage at si Kakashi ay nasa bahay ni Naruto at nakita niyang expired na yung gatas na ininom ni Naruto. Ito pala ang dahilan. Nag-aantay sila ngayon sa magiging guro ng grupo nila kaso late siya. Naglagay siya ng eraser sa pinto bilang patibong. Pinapagalitan siya ngayon ni Sakura pero sa loob-loob niya ay gusto niya ito. Ayon kay Sasuke ay imposibleng mahulog sa patibong na ganito ang isang Jonin. Kunwaring humihingi pa ng tawad si Sakura sa nagawa ni Naruto pero tuwang-tuwa naman siya. Nagdududa ngayon si Sasuke dahil mukhang mahina ang teacher nila. Nandito sila ngayon para magpakilala sa isa't isa. Gustong malaman ni Kakashi Sensei kung anong gusto nila, mga ayaw, pangarap nila at libangan. Nauna si Sensei at nagpakilalang si Hatake Kakashi. Pero ayaw niyang sabihin kung anong gusto at ayaw niya. Wala man lang siyang ibinahagi sa kanila. Sunod si Naruto at gustong gusto niya ang ramen. Ang libangan niya ay kumain ng ramen. Pangarap niyang higitan ng mga Hokage balang araw at matanggap siya ng taong bayan. Medyo hinuhusgahan ni Kakashi si Naruto dahil sobrang taas ng pangarap niya. Sunod si Sakura. Ang gusto niya ay nahihiya siya pero tumitingin-tingin siya kay Sasuke. Tinanong siya ni Kakashi kung anong ayaw niya at agad niyang sinabi na si Naruto. Si Sasuke naman ngayon pero hindi niya binahagi ang mga gusto at ayaw niya. Ang layunin niya ay buhayin uli ang angkan niya at tapusin ng isang tao. Bali paghihiganti. Nagulat si Naruto kasi iniisip niyang baka siya yung gustong tapusin ni Sasuke. Si Sakura ay patay na patay pa din kay Sasuke. Bukas ay may pagsusulit sila. Isang survival exercise. Tinakot sila ni Kakashi Sensei na sa 27 graduates, siyam lang ang magiging genin. Yung natitirang 18 ay babalik sa eskwelahan. Kaya kinabahan agad si Naruto. Pwede nilang dalhin ang mga sandata nila bukas. Magsisimula sila ng alas 5 ng umaga. Sinabi din ni Kakashi na huwag silang mag-umagan para hindi sila samuka. Dumating sila pero wala pa si Sensei. Irik na ang araw at saka dumating si Kakashi Sensei. Palusot niya na may dumaan kasing itim na pusa kaya na late siya. Pinindot niya ngayon ang timer. Kailangang maaga nila ang bell sa kanya bago magtanghali. Ang hindi makakuha ng bell ay itatali sa kahoy at hindi magtatanghalian. Dito nila napagtanto kung bakit pinagbawalan sila ni Sensei na kumain ng umagan. Dalawa lang ang bell para siguradong may isang itatali sa kahoy. Payo niya na kailangan ituring nila itong tunay na laban at subukang patayin siya. Kung hindi ay hindi nila makukuha ang bell. Duda si Naruto sa galing ni Sensei kasi hindi man lang niya nagawang ilagan yung eraser. Pero napagsabihan si Naruto ni Sensei na ang mga hindi magaling ay madalas mahilig magreklamo. Mga tol unan, uminit ang ulo ni Naruto kaya sumugod agad siya. Pero madali siyang nahuli ni Sensei. Bumilib si Sasuke ngayon dahil pinakita na ni Sensei na Jonin nga talaga siya. Sabay-sabay na silang nagsimula. Kausap ni Iruka ngayon si ikatlo dahil gusto niyang malaman kung anong klaseng teacher si Kakashi. May narinig kasi siyang usap-usapan. Inabot ni ikatlo ang isang libro. Mga listahan ito ng mga bumagsak na estudyante kay Kakashi. Nagulat si Iruka sa nakita niya. Habang nag-aantay si Kakashi, iniisip niya na ang ninja ay dapat tinatago ang presensya niya. Kaya makikitang nakatago ngayon si Sasuke at Sakura. Pero si Naruto ay nakalitaw lang. Sumugod si Naruto pero natigilan siya dahil sa pagbunot ni Sensei. Tuturuan niya si Naruto ng taijutsu. Ito ay pakikipaglaban gamit ang pisikal na katawan. Pero libro ang linabas niya. Kasi alam niyang hindi siya matatalo kahit nagbabasa siya ng libro. Napikan si Naruto at sumugod. Hindi niya matamaan si Sensei. Habang nasa likod si Sensei ay nag-aalala sila Sasuke at Sakura dahil gagamit ng ninjutsu si Sensei ayon sa Hanshin niya. Mukhang gagamit siya ng fire style. Baka mamatay siya kaya binolehan siya ni Sakura. Sikretong technique, 1,000 taon ng kamatayan. Natusok si Naruto. Nagkamali ng akala sila Sasuke. Pero hindi pa tapos si Naruto. Balik kay Iruka ay nagulat siya sa dami ng estudyanteng bumagsak. Wala pang nakakapasa sa kanya.
Nagre-reklamo si Naruto dahil gutom na gutom siya, pati si Sasuke at Sakura. Biglang naglitawan ng mga kagebunshin ni Naruto. Napabilib si Kakashi na kaya itong gawin ni Naruto. Naalala niya na inagaw ni Naruto ang isang kalatas kaya dito niya ito malamang natutunan. Pero hindi nababahala si Kakashi Sensei. Nagulat siya dahil nalikuran siya ni Naruto at kumapit ang isang kagebunshin sa kanya kaya hindi siya makagalaw. Makakaganti na si Naruto. Napabilib si Sasuke at Sakura. Pero ang nasapak niya ay ang sarili niyang drone. Iniisip ni Naruto na nagpalitan niyo lang si Kakashi. Kaya nagbumbugan sila kasi hindi niya alam kung sino sa kanila si Kakashi Sensei. Tignan na niya ang kagebunshin ngayon. Alam ni Sasuke na ang ginawa ni Sensei ay Kawarimi technique. Pinalit niya sa pwesto niya ang isang bagay o hayop. Takasong ito ang pinalit niya ay ang isang kagebunshin ni Naruto. Dahil dito ay nalinlampan niya si Naruto at nag-away-away sila. Pero napansin ni Naruto na nalaglag yung isang bell ni Sensei. Pero patibong pala ito. Pinangaralan siya ni Sensei na madaling nahulog sa obvious na patibong si Naruto. Dapat kayang makita ng ninja ang mga panlilin lang. Nakakita na ng pagkakataon si Sasuke na umatake. Kapul si Sensei. Pero kapaligid technique uli ito. Tumakbo agad si Sasuke dahil nalaman na ni Kakashi ang pwesto niya. Si Sakura ay tumatakbo din pero si Sasuke lang ang nasa isip niya. Natigilan siya dahil nakita niya si Sensei. Tingin niya ay hindi pa siya napapansin. Pero nasa likod na pala niya si Sensei. Nakawala naman ngayon si Naruto pero may patibong uli at nahuli siya. Si Sensei naman ay may ginamit kay Sakura. Hindi alam ni Sakura ang nangyari. Pero nakita niya si Sasuke at duguan siya. Hindi alam ni Sakura ang gagawin kaya hinimitay na lang siya. Alam ni Kakashi na medyo sumobra siya pero bilang isang ninja, dapat nakita ni Sakura na ilusyon lang iyon. Narinig ni Sasuke ang sigaw ni Sakura. Alam niyang nahulog si Sakura sa isang genjutsu. Isang technique na kinokontrol at minamanipula ang utak ng isang tao. Pero tiwala si Sasuke na hindi siya mahuhuli ng basta-basta tulad ng dalawa. Si Kakashi at Sasuke naman ang maghaharap. May hinandang patibong si Sasuke. Muntik na makuha ni Sasuke ang bell pero nagawa pa din niyang makailag. Hindi siya pwedeng magpabeya ngayon kay Sasuke. Nagising na si Sakura at naalala na naman niya yung sugatan na Sasuke kaya hinahanap niya uli si Sasuke. Si Naruto naman ay napansin na may pagkain doon sa bato. Balak niya ngayong kainin ito. Gagamit ngayon ng ninjutsu si Sasuke, ang Katon Fireball Jutsu. Gulat na gulat si Kakashi dahil masyadong advanced na si Sasuke para sa isang genin. Pero hindi niya tinamaan si Kakashi Sensei. Biglang nasa ilalim si Kakashi Sensei at binatak pababa si Sasuke. Ginamit niya ang Douten Headhunter Jutsu. Naipit na sa lupa si Sasuke. Si Naruto naman ay pasaway at kakainin na yung lunch mag-isa pero nahuli siya ni Sensei. Si Sakura naman ay lumitaw at nakita si Sasuke. Natakot na naman siya kasi akala niya ay ulo na lang ni Sasuke ang natira. Nagising siya ngayon at masaya dahil okay lang si Sasuke. Dahil munting oras na lang ang natitira ay naisip ni Sakura na sumuko na lang sila. Pwede naman silang sumubok uli kung babagsak sila. Pero hindi ito nagustuhan ni Sasuke. Naalala ni Sasuke yung taong gusto niyang tapusin. Ibinahagi ni Sasuke ang kaunting kwento tungkol sa nakaraan niya. Kaya hindi siya pwedeng may bigo dito. Kailangan niyang lumakas para makapaghiganti. Pero tumunog na ang bell. Nakatali si Naruto bilang parusa sa pagsubok na kainin ang tanghalian nila. Hindi na nila kailangang bumalik sa academy, sabi ni Kakashi. Tuwang-tuwa sila Naruto. Pero ito'y dahil sa bagsak na sila. Sumuko na sila sa pagiging ninja. Pinag-uusapan pa din nila Iruka at ikatlo si Kakashi dahil wala pa siyang pinapasa na estudyante. Hindi ito matanggap ni Naruto at si Sasuke ay sumugod sa galit. Nahuli si Sasuke at galit na galit si Sakura dahil tinapakan ni Kakashi ang Sasuke my loves niya. Pero galit si Kakashi sa kanila at pinamuka sa kanila na hindi madaling maging ninja. Pinaalala niya na binubuo ng 3 miyembro ang team nila. Hindi ito maintindihan ni Naruto kaya sinabi niyang wala silang teamwork. Dapat nagtulungan silang kunin ang bell sa kanya. Binatikos niya si Sakura dahil puro si Sasuke lang ang iniisip niya. Kakampi din naman niya si Naruto. Si Naruto ay mahilig mag-solo kasi gusto niyang magpasikat. Si Sasuke naman ay tingin niya ay pabigat lang yung dalawang kakampi niya. Importante ang teamwork dahil kapag may isang hindi nakikipagtulungan ay pwedeng may mamatay sa kanila. Inutusan bigla ni Kakashi si Sakura na patayin si Naruto. Kung hindi ay papatayin niya si Sasuke, pwedeng mangyari ito sa isang misyon. Lumapit si Kakashi sa bato at sinabing nandito ang lahat ng bayani ng Konoha. Gusto ngayon ni Naruto na magaya sa mga taong nasa bato at maging bayani din. Linino ni Kakashi na memorial ito ng mga ninja na namatay sa misyon. Nandito ang pangalan ng mga kaibigan niya. Bibigyan niya sila ng isa pang pagkakataon mamayang hapon. Pwede silang kumain ng tanghalian pero hindi nila pwedeng bigyan si Naruto. Parusahan niya ito sa ginawa niya kanina. Kapag binigyan nila si Naruto ay ibabagsak niya agad sila. Nakiusap si ikatlo na huwag magagalit kay Kakashi kung sakaling ibagsak niya si Naruto. Irerespeto niya ito, sabi ni Iruka.
Habang kumakain sila ay gutom si Naruto pero sinabi niyang okay lang siya. Pero patuloy ang pagkalab ng sikmura niya. Binigyan siya ni Sasuke pero nag-aalala si Sakura dahil baka makita sila ni Kakashi at bumagsak agad sila. Katwira ni Sasuke na wala naman ngayon si Kakashi Sensei at ayaw niyang maging pabigat mamaya si Naruto sa pagkuha nila ng belt kay Kakashi. Napaisip si Sakura pero binigyan na din niya si Naruto. Tuwang-tuwa si Naruto. Pero nandito lang pala si Sensei. Dahil nakatali siya ay kailangang subuan siya ni Sakura at ayaw niyang gawin ito. Pero ginawa din niya sa bandang huli. Biglang lumitaw si Sensei. Hindi nila sinunod ang patakaran. Katwira ni Sasuke na tatlo silang magkakampi. Kailangan nilang magdulungan isang team sila. Pero biglang sinabi ni Kakashi na pasado na sila. Ang ninja ay dapat nakikita ang mga panlilin lang. Sa mundo ng mga ninja, ang mga hindi sumusunod sa patakaran ay tinuturing na basura. Pero ang mga taong hindi pinapahalagahan ang kanilang mga kaibigan ay mas masahol pa sa basura. Dito nagtatapos ang pagsubok nila at iniwan nila si Naruto. Ngayon ay may misyon na sila. Meron silang hinahabol. Nakapuesto na sila. Simula na. At nahuli na nila ang pusa. Inulat agad ito ni Sasuke kay Kakashi Sensei habang galit na galit ang pusa kay Naruto. Galit na galit si Naruto dahil tingin niya hindi maituturing na misyon ito. Ang pangalan ng pusa ay Tora at naibalik na ito sa may-ari. Sinasabi ni Ikatlo ang susunod na misyon nila ay pag-aalaga ng bata o kaya paghuhukay ng lupa para sa patatas. Pero ayaw na ito ni Naruto. Gusto niya ng mas mahirap na misyon. Yun din ang gusto ni Sasuke pero ayaw ito ni Sakura. Pinagalitan siya ni Iruka Sensei dahil baguhan pa lang sila kaya ito muna dapat ang mga misyon nila. Patuloy ang pagrereklamo ni Naruto kaya pinagalitan din siya ni Kakashi Sensei. Pinaliwanag ni Ikatlo na importante ang lahat ng misyon dahil dito kumikita ang bayan ng Konoha. Ang kada misyon ay hinahati din sa rank A, B, C at D ayon sa hirap nito. Ang mga ninja ng Konoha ay nahahati din mula sa kanya, Jonin, Chunin at Genin. Ang rank A ay binibigay sa mga Jonin. Ang rank B at C ay para sa Chunin. Ang rank D ay para sa Genin. Pagtagumpay ang misyon ay babayaran sila. Bilang Genin ay D rank lang ang pwede sa kanila. Pero hindi nakikinig si Naruto. Nagtatampo si Naruto dahil hindi naman na siya pasaway tulad ng dati. Natuwa si Ikatlo dahil tumigil na nga si Naruto sa pang-trip niya. Pumayag na siya ngayon na bigyan sila ng rank C na misyon. Magiging bodyguard sila ng isang kliyente. Tuwang-tuwa ngayon si Naruto. Pumasok ang lasing na matanda at dismayado siya dahil mga bata ang magbabantay sa kanya. Galit na galit si Naruto dahil tinawag pa siyang bansat ng matanda. Siya si Tazuna, isang tagagawa ng tulay. Ang misyon nila ay bantayan siya habang ginagawa niya ang tulay. Merong paparating na mga ninja. Si Naruto naman ay tuwang-tuwa sa unang mahirap na misyon. Duda pa din si Tazuna dahil tingin niya ay walang silbi si Naruto. Inis na si Naruto. Patuloy ang misteryosong mga ninja. Nakarating na ang mga ninja. Natanong ni Sakura kung may mga ninja silang makakalaban sa Land of the Waves. Pinaliwanag ni Kakashi Sensei na wala dahil maliit na bayan lang ito. Ang mga bansa na may ninja ay ang Konoha, Kiri, Kumo, Suna, at Iwa. Ang limang bansa ay pinamumunuan ng mga Kage na namumuno sa libo-libong mga ninja. Humanga si Sakura sa ikatlong Hokage dahil napakagaling pala niya. Pero sa loob-loob niya ay duda siya kung magaling talaga ang ikatlo. Kahit si Naruto ay duda din dahil natalo niya ang ikatlo gamit ang sexy technique niya. Alam agad ni Kakashi na minamaliit nila si ikatlo kaya todo tanggi sila. Pero ibig sabihin nito ay wala silang makakalaban na ninja sa bayan ng Alon o Land of the Waves dahil wala naman silang ninja. Si Tazuna ay tahimik lang at may nararamdaman na kakaiba si Sasuke. Patuloy lang sila sa paglalakbay. Lumitaw na yung humahabol sa kanilang mga ninja. Nagawa nilang hulihin si Kakashi. Tinapos agad nila si Kakashi Sensei. Agad nila inatake si Naruto. Pero nakakilos si Sasuke at inipit niya ang kadena nila sa puno. Sinipa ni Sasuke silang dalawa at hindi makapaniwala si Naruto dahil kalmado lang siya. Tinanggal nila agad ang kadena at dumiretso agad kay Tazuna at Sakura. Pinotektahan agad sila ni Sasuke, pero nahuli sila ni Kakashi Sensei at buhay pa siya. Tingin ni Sasuke ay pasikat lang si Sensei. Pagtingin ni Naruto ay kahoy lang pala yung nahuli ng kadena kanina. Kawarimi technique. Humingi ng tawad si Kakashi Sensei kay Naruto dahil hindi agad siya tinulungan. Masaya si Tazuna dahil nakaligtas siya. Pinuri ni Kakashi si Sasuke at Sakura habang nanliliit si Naruto dahil wala siyang nagawa. Kinumusta ni Sasuke si Naruto at tinawag na isang duwag. Magagalit dapat si Naruto pero sinabihan agad siya ni Kakashi Sensei na hugasan agad ang sugat niya dahil may lason ang pangkalmat nila. Kailangang matanggal agad ang lason. May tinanong si Kakashi kay Tazuna dahil mga chunin ng mga ninja na ito mula sa bayan ng Kiri. Nagtataka ang mga ninja kung paano sila nahuli ni Kakashi. Dahil imposibleng maipa ng tubig kung hindi naman umulan. Pero nagtataka si Tazuna kung bakit niya pinabayaan ang mga bata. Dahil gusto lang malaman ni Kakashi kung sino ang pakay ng mga ninja. Silang mga ninja o si Tazuna. Oo, magiging bodyguard sila ni Tazuna. Pero hindi niya sinabi na ang nagbabanta sa buhay niya ay mga ninja. Ang
alam nilang misyon ay poprotektahan lang siya sa mga gang at mga magnanakaw, hindi sa mga ninja. Mula sa rank C ay naging rank B na ang hirap ng misyon na ito. Nagsinungaling si Taz una. Iniisip ni Sakura na umatras na sila dahil kailangan pa nilang gamutin si Naruto. Sang-ayon si Kakashi dahil kailangan dalhin sa doktor si Naruto. Nasaktan si Naruto dahil nagiging sobrang pabigat na siya. Kaya binuksan niya ang sugat niya para lumabas ang dugo at matanggal ang lason. Inis na inis si Naruto sa sarili niya kaya sumumpa na din siya sa sakit na nararamdaman niya na hindi na uli siya matatakot at poprotektahan si Taz una. Itutuloy nila ang misyon. Pero kapag masyadong maraming dugo ang nawala ay baka mamatay si Naruto kaya nagpanik siya. Pagtingin ni Sensei ay gumaling agad yung sugat ni Naruto. Sa loob-loob ni Sensei ay tingin niya ay dahil ito sa demonyong lobo sa katawan ni Naruto. Dito sa isang hideout ay makikita ang isang lalaking pinapagalitan ng mga ninja. Sa sigato at nagrereklamo siya dahil hindi nila nailigpit si Taz una. Nagalit ang ninja kay Gato. Siya si Momochi Zabuza. Nagpatuloy sila sa misyon at nasa bangka sila ngayon. Ito na ang tulay na tinatayo nila at humanga si Naruto sa nakita niya. Pinatahimik siya ng lalaki dahil baka mahuli sila. Gusto ni Kakashi na magtapat si Taz una. Kung hindi ay aatras agad sila pagdating nila sa bayan nila. Gusto siyang tapusin ng isang nakakatakot na tao. Isang negosyante ng barko at transportasyon. Ang pangalan niya ay Gato. Nagulat si Kakashi dahil ang Gato Company ay pagmamayari ng isa sa pinakamayaman sa mundo. Sa loob ay mukhang normal na kumpanya sila. Pero ang katotohanan nito ay nagpapalakad siya ng mga droga at iba pang kontrabando. Isang taon na ang nakakalipas nang pinuntirian niya ang bayan nila. Dahil dito ay kontrolado na niya ang bayan niya. Kontrolado na niya ang daungan nila at ang transportasyon. Kaya ikinakatakot ni Gato ang paggawa ng tulay dahil mawawalan siya ng kita dahil hindi na didepende sa barko niya at transportasyon ng ekonomiya ng bayan nila. Ang dahilan kaya nagsinungaling siya sa tunay na hirap ng misyon na ito ay dahil mahirap lang ang bayan nila. Alam niyang rank B na ang misyon na ito pero kulang siya sa perang pambayad. Kung aatras sila ay siguradong may nag-aabang na sa kanya para patayin siya. Siguradong iiyak ang 8 taong gulang na apo niya kapag namatay siya. Patuloy ang pangkukonsensya niya sa kanila. Napaisip si Kakashi pero tinanggap din niya ito sa bandang huli. Nag-peace sign pa sa manunood si Taz una dahil nagtagumpay siya. Dito'y nakarating na sila. Papunta sila ngayon sa bahay ni Taz una pero iniisip ni Naruto na ayaw niyang magpatalo kay Sasuke. Tingin ni Naruto ay may kalaban. Pero dagalang pala ito. Pinagsabihan siya ni Sensei at nagalit si Taz una sa kanya. Pero pinagpipilitan ni Naruto na meron talaga at may napansin si Kakashi. Umatake uli si Naruto pero nagalit na si Sakura sa kanya. Meron daw sumusunod sa kanila ayon kay Naruto. Pagtingin niya ay kuneho pala ito. Pero si Kakashi ay pansin na may kakaiba dito dahil itong puting kuneho ay isang snow rabbit na makikita lang sa lugar na walang sikat ng araw. Tingin niya ay alaga ito ng isang tao at ginamit sa Kawarimi technique. At meron ngang kalaban na sumusunod sa kanila. Ito si Zabu at kilala niya si Kakashi bilang isang copy ninja mula sa bayan ng Konoha, Sharingan Kakashi. Sumugod na siya. Nagpakita na siya sa kanila. Iniisip ni Naruto na ayaw niyang magpatalo kay Sasuke. Kilala din siya ni Kakashi. Siya si Momochi Zabuza at isa siyang traidor na ninja mula sa bayan ng Kiri. Gustong sumugod ni Naruto pero pinigilan agad siya ni Kakashi dahil ibang level itong ninja na kalaban nila. Kailangang magseryoso si Kakashi Sensei. Nabanggit ni Zabuza na gumagamit ng Sharingan si Kakashi kaya nagulat si Sasuke. Hindi alam ni Naruto kung ano ang Sharingan. Inutusan agad ni Kakashi sila na gamitin ang Manji Formation at huwag sasali sa laban nila. Linabas na ni Sensei ang Sharingan niya. Alam na alam ito ni Sasuke. Ang Sharingan ay nagagawang basahin ng Taijutsu, Ninjutsu at Genjutsu ng kalaban. Pero hindi lang ito ang kayang gawin ng Sharingan. Alam din ni Zabuza ang tungkol dito. Alam niyang kayang kopyahin ng Sharingan ang teknik ng kalaban. Alam niya ang tungkol dito dahil nasa libro ng impormasyon nila ang tungkol kay Kakashi. Mahigit 1,000 teknik na ang nakopya ni Kakashi. Bumilib si Naruto sa nalaman niya. Pero nagtataka si Sasuke kasi isang Uchiha lang ang pwedeng magkaroon ng Sharingan. Kaya iniisip niya na baka isang Uchiha si Kakashi Sensei. Magsisimula na sila. Gagamit ng ninjutsu si Zabuza. Ito ang hidden mist jutsu. Biglang nagkaroon ng makapal na hamog. Alam ni Kakashi na siya ang unang tatapusin ni Zabuza. Dating anbo ng bayan ng Kiri si Zabuza. Ito ang silent killing niya. Papatayin niya ang kalaban niya ng sobrang bilis at sobrang tahimik. Problema din niya na hindi pa niya na master ang Sharingan. Kinakabahan na si Naruto dahil sobrang kapal na ng hamog. Hindi na nila makita si Sensei. Biglang nagsalita si Zabuza at sinisindak sila. Binabanggit niya yung parte ng katawan na titirahin niya. Baga, atay's fine, pato at puso. Biglang nagpakawala ng chakra si Sensei at kinilabutan si Sasuke sa chakra niya. Sinigurado ni Kakashi na poprotektahan niya sila. Hindi niya hahayaang mamatay ang mga estudyante niya. Biglang lumitaw si Zabuza sa gitna nilang tatlo.
Pero nagawang pigilan siya ni Kakashi. Ngunit isang clone lang pala ito nagawa sa tubig. Nahuli ni Zabuza si Kakashi Sensei. Pero clone lang din ito nagawa sa tubig. Napagtanto ni Zabuza na nakopya na pala siya ni Kakashi. Lamang na ngayon si Kakashi. Pinuri ni Zabuza si Kakashi dahil akala niya si Kakashi talaga iyon dahil nagsalita pa siya at kinausap ang mga estudyante niya. Peke na naman pala ito. Nagawang matailag ni Sensei sa espada pero hindi na siya nailigan ang sipan ni Zabuza. Hinabol agad siya ni Zabuza pero natigilan siya dahil may iniwan na patibong si Kakashi. Tumalsik si Sensei at hindi makapaniwala silang tatlo. Pag-ahon ni Sensei ay ginamitan agad siya ni Zabuza ng Water Prison Jutsu. Dahil dito ay hindi na makakawala si Sensei. Balak niyang tapusin na sila Naruto. Gumawa ng water clone si Zabuza. Lalo pang kumapal ang hamog. Inatake agad niya si Naruto at natanggal pa ang forehead protector niya. Inutusan ni Kakashi sila na tumakas na at isama si Tazuna. Hindi makakaalis si Zabuza sa pwesto niya dahil kailangan nandito siya habang nakakulong si Sensei. May hangganan din ang distansya ng pagkontrol niya ng water clone niya. Pero ayaw ni Sasuke. Hindi nila pwedeng iwanan si Sensei. Sa oras na tapusin ni Zabuza si Kakashi Sensei, mahahabol at mahahabol din niya sila. Kaya wala na silang ibang pagpipilian kundi iligtas si Sensei. Umatake na agad si Sasuke. Pero nasa alag ito ni Zabuza. Nahuli niya ngayon si Sasuke at binalibag. Takot na naman si Naruto. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang isang Jonin. Pero naalala niya yung sumpa niya sa sarili niya. Ayaw na niyang maging pabigat. Pinakasan niya ang loob niya at sumugod kaya nag-aalala si Sakura. Pero pinadalsik lang siya ni Zabuza. Pinagsabihan siya ni Sakura pero tumayo agad si Naruto at kinuha niya ang forehead protector niya. Pinagsabihan niya si Zabuza na idagdag sa impormasyon niya ang pangalan niya dahil siya ang magiging Hokage balang araw. Napabilib si Tazuna sa katapangan ni Naruto. May plano ngayon si Naruto at kailangan niya ang tulong ni Sasuke. Nagulat si Sakura kay Naruto. Pero sinigawan sila ni Kakashi na tumakbo na at protektahan si Tazuna dahil yun ang misyon nila. Kaya napalingon na lang si Naruto. Naintindihan agad ni Tazuna ang gustong itanong ni Naruto at pumayag siya na lumaban sila Naruto at huwag na siyang alalahanin. Natawa na lang si Zabuza kasi dapat tumakbo na sila. Ibinunyag ni Zabuza na nung bata pa siya at kaedad nila ay nakapatay na siya. Alam ni Kakashi ang tungkol dito. Tinagurian siyang demonyong Zabuza. Ang graduation exam nila ay papatayin ng mga estudyante ang isa't isa. Matindi ang pagbabago ng graduation exam nila dahil may isang halimaw na lumitaw nung nakalipas na taon nung panahon na iyon. Pinatay niya ang mahigit 100 estudyante. Nasindak sila Naruto dahil dito. Inatake agad ni Zabuza si Sasuke at napuruhan siya. Nagkagebunshin na si Naruto. Sabay-sabay silang sumugod. Napalibutan agad nila si Zabuza. Pero nagawang patalino ni Zabuza ang makagebunshin ni Naruto. Binato ni Naruto ang sandata niya kay Sasuke. Alam na ni Sasuke ang pinaplano niya. Kinamit na ni Sasuke ang Demon Wind Shuriken. Tiwala pa din si Zabuza na hindi ito gagana sa kanya. Tumalon si Sasuke at binato na ang malaking shuriken. Linagpasan nito ang water clone pero sinalo lang ito ni Zabuza. Nagulat si Zabuza dahil may isa pa palang shuriken. Pero nailagan lang ito ni Zabuza. Naruto pala yung isang shuriken kaya hindi ito inaasahan ni Zabuza. Binato ni Naruto ang kunay niya. Napilitan si Zabuza na bitawan yung jutsu niya para makailag. Balak siyang atakihin ni Zabuza pero pinigilan siya ni Kakashi. Pinuri ni Kakashi si Naruto at si Sasuke sa magandang strategiya nila kaya nakalaya siya. Pinagmalaki ni Naruto na ginamit lang niya yung Kagebunshin para itago ang pagpapalitan niya bilang isang Demon Wind Shuriken. Pagkatapos ay kunwari ay galing ito sa bag niya at hinagis kay Sasuke. Nabasa din ni Sasuke ang balak niya at linabas ang Demon Wind Shuriken niya. Tinago siya ni Sasuke sa anino ng tunay na shuriken. Pakailan talaga nila na mapigilan yung water prison ni Zabuza. Tamba lang daw ito ayon kay Tazuna pero bilib na bilib si Sakura sa ganda ng pagtutulungan ni Sasuke at Naruto. Magpapatuloy na ang pagtutuos ni Kakashi at Zabuza. Pinalipad ni Kakashi ang Demon Wind Shuriken gagamit ang ninjutsu si Zabuza pero agad na ginamit niya ang Sharingan. Gumagamit ngayon ng mga hand seals si Zabuza para sa isang ninjutsu pero kinokopya lang ito ni Kakashi gamit ang kanyang Sharingan. Pareho nilang ginamit ang Water Dragon Jutsu. Tabla lang sila ngayon. Humanga si Sasuke sa bilis ng pagkopya ni Kakashi sa teknik ni Zabuza. Hindi makapaniwala si Zabuza. Lumayo uli sila sa isa't isa pero may isang nanunood sa kanila. May gagamitin na naman si Zabuza at kinokopya uli siya ni Kakashi. Ang matindi pa dito ay nababasa ni Kakashi ang iniisip niya. Ayaw magpatalo ni Zabuza dahil siya pa din ang orihinal. Pero natigilan siya dahil nakikita niya ang sarili niya na kopyang kopya ni Kakashi. Akala niya genjutsu ito. Dahil dito ay naunahan pa siya ni Kakashi sa teknik na dapat gagamitin niya. So itong Giant Vortex Jutsu. Napuruan si Zabuza dahil dito. Sinundan pa ito ng mga kunay ni Kakashi.
Nanong ni Zabuza kung nakikita niya ang hinaharap. Nakikita ni Kakashi ito at mamamatay si Zabuza. Biglang may tumapos kay Zabuza. Siya yung nanonood sa kanila. Madali lang niya tinapos si Zabuza. Pumunta agad si Kakashi para kumpirmahin ito. Patay na si Zabuza. Nagpasalamat siya dahil matagal na niyang hinahabol si Zabuza. Dahil sa maskara niya ay alam na ni Kakashi na isa siyang tracker ninja mula sa bayan ng Kiri. Hindi ito alam ni Naruto kaya pinaliwanag ni Sakura na trabaho nilang habulin at tapusin ang mga ninja na nagtraidor sa bayan nila. Nagulat si Kakashi kasi halos kaedad lang ng ninja na ito sila Naruto. Naiinis si Naruto sa kanya at tinatanong kung ano siya. Hindi matanggap ni Naruto na tinalo lang ng isang bata na halos kaedad niya si Zabuza. Samantalang hirap na hirap sila kay Zabuza. Pakiramdam niya ay sobrang hinin niya. Sabi ni Kakashi na kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na may mga batang mas malakas pa sa kanya at kay Kakashi. Pumunta siya para iligpit ang bangkay ni Zabuza para maprotektahan ang mga sikreto ng bayan nila. Inis na inis si Naruto sa sarili niya dahil sobrang hinin niya. Pinakalma siya ni Kakashi at pinaalala sa kanila ang kanilang misyon. Kaya didiretso na sila sa bahay ni Tazuna. Nung maglalakad na sila ay natigilan si Kakashi Sensei at biglang bumagsak. Nandito sila ngayon sa bahay ni Tazuna at nagising na si Sensei. Nasobrahan siya sa paggamit ng Sharingan. Siya si Tsunami, ang anak ni Tazuna at sinabihan siyang magpahinga muna. Aabutin ng isang linggo bago manumbalik ang lakas niya. Pinagsabihan siya ni Sakura na hindi magandang gamitin ang Sharingan kung napupwersa ang katawan niya dahil dito. Inuusisa ni Sakura kung ano yung batang nakamaskara. Sinusuot kasi ito ng mga Anbon na tracker ninja. Trabaho nilang burahin ang kahit anong bakas na naiwan ng isang ninja. Puno kasi ng sikreto ang katawan ng isang ninja. Yung mga teknik at chakra ng ninja ay pwedeng mapunta sa kalaban nila. Halimbawa na lang ay yung Sharingan ni Kakashi. Pag-aaralan ito ng kalaban at pwedeng maaga yung mga jutsu niya at yung Sharingan niya. Ito na ang gagawin ngayon ng nakamaskarang bata pero pinigilan siya ni Zabuza at buhay pa. Tinanggal niya yung malaking karayom na tumama sa kanya. Tinanggal na niya ang maskara niya at ginagamit lang pala niya ito para manloko. Dahil sa ginawa niyang pag-atake sa leeg ay nagmukhang patay na si Zabuza pero hindi pa pala. Siya si Haku. Dahil sa ginawa ni Haku ay nanghihina pa si Zabuza kaya hindi pa siya makakalaban. Aabutin siguro ng isang linggo bago manumbalik ang lakas niya. Nag-aalala siya kung kakayanin niya sila Kakashi sa susunod pero tiwala si Zabuza na matatalo niya ang Sharingan ni Kakashi. Napansin na ni Kakashi na may kakaiba dun sa batang nakamaskara. Ang normal kasi na ginagawa ng mga tracker ninja ay binubura na agad ang katawan dun mismo. Pero ang ginawa niya ay dinala pa niya ang katawan ni Zabuza. Kung gusto niya ng katibayan na tinapos niya si Zabuza ay pwedeng yung ulo na lang ni Zabuza ang dinala niya. Isa pa ay isang malaking karayom na tinatawag na Senban lang ang ginamit ng nakamaskara at hindi ito sapat para makapatay. Kutob ni Kakashi na buhay pa si Zabuza. Pero naalala ni Naruto na sinigurado na ni Kakashi na patay si Zabuza. Tingin ni Kakashi na dahil dun sa karayom ay nagmukhang patay na si Zabuza dahil pinatamaan niya ang vital points ni Zabuza. Kayang kaya ito gawin ng mga tracker ninja dahil inaral nilang mabuti ang katawan ng tao. Isa pa ay ginagamit din naman ng karayom para sa acupuncture. Dahil dito ay alam na ni Kakashi na kasabot ni Zabuza yung nakamaskara. Pero imbis na matakot ay masaya si Naruto. Kasi ibig sabihin hindi tinapos ng isang batang halos kaedad niya si Zabuza. Sa isipan ni Naruto ay hindi naman pala siya mahina. Magkakaroon sila ngayon ng pagsasanay. Kontra si Sakura dahil hindi sila lalakas agad sa maikling panahon. Pinaalala ni Kakashi na ang nagligtas sa kanya ay sila din naman. Ang bilis ng paggaling nila sa maikling panahon. Si Naruto ang may pinakamalaking iginaling. Tuwang-tuwa naman si Naruto sa narinig niya. Dumating ang apo ni Tazuna na si Inari. Bigla niyang sinabing mamamatay lang sila dahil hindi nila kakayanin si Gato. Hindi ito nagustuhan ni Naruto kaya nagyabang siya na magiging bayani siya. Pero hindi naniniwala si Inari sa kanya. Pinauwi na niya sila dahil mamamatay lang sila. Pagkatapos ay umalis na lang siya dahil gusto niyang tingnan ang dagat. Umakyat si Naruto dahil naiinis siya. Pero pagsilip niya ay umiiyak si Inari. Iniiyakan niya ang letrato ng tatay niya. Hindi na tinuloy ni Naruto ang balak niya. Nandito sila ngayon para sa training nila. Gusto niyang ipaliwanag ngayon ang chakra sa kanila. Kaso hindi ito alam ni Naruto kaya gusto niyang si Sakura ang magpaliwanag. May physical na enerhiya at spiritual na enerhiya. Ang spiritual na enerhiya ay bunga ng matinding ensayo at karanasan. Makakagamit sila ng mga teknik sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang enerhiyang ito. Dito nabubuo ang chakra. Hindi pa din ito maintindihan ni Naruto dahil mas natututo siya kapag ginagawa niya ito. Sang-ayon din si Sasuke dahil marunong naman na silang gumamit ng mga ninjutsu. Pero hindi pa din kasi sila bihasa sa paggamit ng chakra nila kaya maraming nasasayang. Dahil hindi nila kontrolado ng maayos ang chakra nila ay nababawasan ang bisa ng ninjutsu na ginagamit nila. Kapag aksayado sila sa chakra ay mauubos agad ang chakra nila kapag matagal ang labanan. Kailangan mas gumaling sila sa pagkontrol ng chakra nila. Kaya ang gagawin nila ay aakyat sa puno na hindi ginagamit ang mga kamay nila. Hindi nila alam kung paano ito gagawin kaya pinakita ito ni Kakashi Sensei.
Kumapit ang paan ni Sensei sa puno. Ang ginawa ni Sensei ay linagay niya ang chakra niya sa paa niya kaya dumikit siya sa puno. Hindi alam ni Sakura kung paano sila matutulungang lumakas ng training na ito. Mahirap na training ito dahil pinakamahirap maglagay ng chakra sa paa. Mas gagaling din sila sa pagkontrol ng chakra nila. Kapag na-master nila ang pagkontrol nila sa chakra, mamamaster din nila ang kahit anong technique. Isa pa ay habang nasa labanan sila ay mas makakatagal sila dahil maraming chakra ang nagagamit kapag nakikipaglaban. Gusto ni Sensei na gamitin niya ang mga kunay na ito para markahan kung gaano kataas ang kaya nilang maabot sa pag-akyat nila. Ganado si Naruto kaya naglagay na siya ng chakra sa paa niya. Sabay-sabay nilang ginawa ito at umakyat, pero nalaglag agad si Naruto. Si Sasuke ay patuloy pa din sa pag-akyat at naabot din niya ang hangganan niya. Nagulat siya sa hirap ng training na ito. Kapag masyadong mahina ang chakra niya ay hindi siya kakapit sa puno. Kapag nasobrahan naman ay tatalsik siya papalayo sa puno. Pansin niya na may agwat si Naruto at Sasuke pero si Sakura ay nagawa agad ito. Kontrolado talaga niya ang chakra niya. Hangang-hanga si Naruto kay Sakura pero ayaw din niya magpatalo. Nainis si Sasuke dahil may nakatalo sa kanya. Hindi ito ang gustong mangyari ni Sakura. Gusto niyang mapahanga si Sasuke at magkagusto sa kanya. Pinuri niya si Sakura at nagparinig na mas malapit na si Sakura sa pagiging Hokage di tulad ng isa dyan. Inasar din niya ang Uchiha dahil wala silang binatbat. Nagalit si Sakura kasi lalong maiinis si Sasuke sa kanya dahil sa sinabi ni Kakashi Sensei. Pero kahit sinabi ni Kakashi yon ay alam niyang matindi ang potensyal ni Naruto at Sasuke. May tinatago silang chakra na hindi kayang pantayan ni Sakura. Pinapanood sila ni Inari pero umalis din dahil tingin niya ay walang kwenta ang training nila. Naalala niya uli ang tatay niya. Sa hideout ni Zabuza ay binisita siya ni Gato at inasar dahil sugatan siya. Tumayo si Hako pero handa agad ang mga bodyguard ni Gato. Lumapit si Gato at balak hawakan si Zabuza pero pinigilan siya ni Hako. Nagalit si Hako at binali ang braso ni Gato. Nagawa din niyang unahan ang mga bodyguard ni Gato. Pinagsabihan siya ni Gato at umalis na. Nakahanda na din pala si Zabuza kanina pero pinagsabihan siya ni Hako na hindi pa nila pwedeng tapusin si Gato dahil makukuha nila ang atensyon ng mga tracker ninja mula sa bayan ng Kiri at hahabulin uli sila. Si Naruto ay hirap na hirap pa din. Pagod na si Sasuke at Sakura. Tiningnan ni Naruto ang naabot niya at medyo mababa pa ito kumpara kay Sasuke. Nainis si Naruto kaya lumapit siya kay Sakura para humingi ng payo. Ayaw niya itong ibahagi kay Sasuke. Habang nangyayari ito ay natutuwa si Kakashi dahil lalo pang lumalakas si Naruto. Ang natutulog na chakra ni Naruto ay mas malaki pa kumpara kay Sasuke. Mas malaki din ito kumpara kay Sensei kaya gustong-gusto niyang masubaybayan ang paglakas ni Naruto. Patuloy ang paggawa ng tulay at si Sakura lang ang nandito dahil madali niyang nagawa ang training nila. Sila Sasuke at Naruto ay nagti-training pa din. Pero pinagdudahan siya ni Tazuna at tingin niya ay hindi naman siya magaling. Bigla siyang linapitan ng lalaking nagngangalang Gichi dahil gusto na niyang sumuko sa paggawa ng tulay. Nagulat si Tazuna. Natatakot si Gichi para sa buhay niya. Ayaw niyang kalabanin si Gato. Kapag nawala si Tazuna ay ganun din ang tulay na ito. Pero ayaw sumuko ni Tazuna. Kailangan ng tulay na ito para manumbalik ang ekonomiya ng bayan nila. Pinayagan na niya si Gichi na tumigil simula bukas. Si Naruto at Sasuke naman ay pagod na pagod pero nakakahabol na si Naruto kay Sasuke. Ayaw nilang magpatalo sa isa't isa kaya tuloy pa din sila. Sila Sakura naman ay mamamalengke pero pansin na sobrang hirap ng bayan nila. Pagpunta sa bilihan ay wala din masyadong mabili. Sobrang hirap ng bayan nila. May snatcher na lumapit kay Sakura. Pero naramdaman agad ito ni Sakura at akala niya ay manyak ito. Habang naglalakad ay may nakita siyang batang nanghihingi ng pagkain. Naawa si Sakura kaya nagbigay siya ng candy. Simula nang lumitaw si Gato ay naging ganito ang bayan nila. Kaya kailangan talaga ang tulay. Ito'y magsisilbing simbolo ng katapangan laban kay Gato. Babalik uli ang sigla ng bayan nila kapag natapos ang tulay. Patuloy ang training nila. Si Sasuke ay napansin na nahahabol na siya ni Naruto. Naalala ni Naruto yung payo ni Sakura. Kailangan ng matinding konsentrasyon at hindi magbabago yung chakra sa paa. Hindi sobrang lakas, hindi sobrang hina. Sakto lang. Nung nagawa na niya ito ay tinawag siya ni Sasuke kaya nadapa siya. Nagulat si Naruto na kinausap siya ni Sasuke. Hindi siya sanay na linalapitan siya ni Sasuke. Nahihiya si Sasuke pero gusto niyang malaman yung payo ni Sakura sa kanya. Ngumiti na lang si Naruto at ipinagdamot ito. Sa bahay ay grabe sila kumain. Gutom na gutom silang dalawa. Kahit sa pagkain ay magkaribal sila pero pareho silang nasuka. Pinipilit nilang kumain dahil kailangang manumbalik ang lakas nila. Napansin ni Sakura na may punit yung letrato at tinitingnan pa ito ni Inari habang naghahapunan. Natigilan ng pamilya. Siya ang asawa ni Tsunami at dating tinuturing na bayani ng bayan nila. Biglang umalis si Inari. Nagalit si Tsunami dahil hindi dapat pinag-uusapan ng lalaking iyon sa harap ni Inari. Dito kinuwento ni Tazuna na siya ang tatay ni Inari kahit hindi sila magkadugo. Pero may nangyari. Dahil sa insidente iyon sa tatay niya ay nagbago na si Inari. Nakilala ni Inari ang lalaki 3 taon na
ang nakakalipas. Binubuli si Inari ng mga bata at inagaw ang aso niya. Hinagis ng bata ang aso niya at hindi ito marunong lumangoy. Nagalit siya pero inasar siya ng bata kasi kung tunay na alaga niya ito ay ililigtas niya ito. Gusto niyang iligtas si Pochi pero ayaw niya kasi hindi din siya marunong lumangoy. Tinulak siya ng bully kaya nahulog siya. Hindi din siya marunong lumangoy. Natuto si Pochi lumangoy pero iniwanan lang siya ng aso. Marunong naman kasi lumangoy ang aso kaya may tinatawag na lang oy aso. Umalis ang aso at hinabol ito ng mga bata. Pinabayaan lang siya ng mga bata. Nagising siya at may nagligtas sa kanya. Pinagalitan din niya yung mga batang gumawa nito sa kanya. Tinanong niya kung siya ang nagligtas sa kanya. Habang kumakain siya ay sinabi niya na kaya siya iniwan ng aso ay dahil nauna siyang sumira sa tiwala ng aso sa kanya. Kaya iniwan na lang siya. Takot kasi si Inari na mamatay kaya hindi siya lamusong. Okay lang ito ayon sa lalaki dahil bata pa naman siya. Pero payo niya na bilang isang lalaki, kailangan piliin niya ang buhay na hindi niya pagsisisihan. Poprotektahan niya ang lahat ng importante sa kanya gamit ang dalawang braso niya. Kahit gaanong kahirap ay kakaya niya ito. Kahit pwedeng ikamati pa niya ito. Ang pangalan niya ay Keiza at mula siya sa ibang bansa. Nagpunta siya dito para makipagsapalaran at matupad ang pangarap niya. Dahil dito ay nagustuhan na siya ni Inari. Hindi nagtagal ay naging parte na din siya ng pamilya nila. Isang araw ay grabe ang ulan at nasira ang dam. Kapag hindi ito naayos ay lulubog ang bayan nila. Pumunta agad sila Keiza at Inari. Kailangan may pumunta sa Troso para ikabit ang tali. Kaso kapag ginawa nila ito ay tatangayin sila ng napakalakas na agos. Pero kailangan may gumawa nito. Nagboluntaryo si Keiza. Sinugurado niya kay Inari na magiging okay lang siya. Pinangatawanan niya yung sinabi niyang poprotektahan niya ang mga taong importante sa kanya gamit ang dalawang braso niya. Nagawa niyang ikabit ang tali sa Troso. Kaya binatak ito agad ng mga tao. Nagawang maisara ang dam at tinuring na siyang bayani ng bayan nila. Pero yun din ang panahon na dumating si Gato sa bayan nila. Hinuli siya at tinorture dahil sagabal siya sa mga plano ni Gato. Inutusan pa niya ang mga tauhan niya na durugin ang mga braso niya. Yung mga brasong poprotekta sa bayan nito. Sa harapan ng mga tao ay tinali siya. Ginamit ito ni Gato para takutin ang mga taong kokontra sa kanya. Ito ang sasapitin ng mga taong kakalaban sa kanya. Tatapusin niya si Keiza sa harapan ng mga tao. Habang umiiyak si Inari ay nginitian siya ni Keiza. Inutos na ni Gato na tapusin si Keiza. Sobrang nalungkot si Inari at nagalit. Tinisisi niya ang tatay niya dahil hindi tinupad ang pangako niya na poprotektahan sila gamit ang dalawang braso niya. Dahil dito ay nagbago na ang lahat ng tao. Nawala na ang tapang nilang lahat. Dito na naintindihan ni Naruto kung bakit hindi naniniwala si Inari sa mga bayani. Tumayo si Naruto pero nadapad dahil halos maubos na ang chakra niya sa training. Tumayo si Naruto at dineklarang meron pa ding mga bayani sa mundo. The hideout ay makikita naman si Haku. Nasa labas siya at kumukuha ng halamang gamot. Pero nagulat siya dahil may nakita siyang nakahigang bata. Si Naruto ito at nakita agad niya ang forehead protector niya. Kalaban na ninja mula sa bayan ng Konoha. Naalala din niya na kinausap siya nito. Lumapit agad siya at may binabalak. Sa bahay ni Tasuna ay nag-uumagahan sila pero pansin na wala si Naruto at ilang araw nang hindi umuuwi dahil sa training. Iniisip ni Sasuke na siguradong pagod na ngayon si Naruto. Tumayo si Sasuke at sinabi niyang maglalakad-lakad lang muna siya. Nagulat si Sakura dahil ambilas kumain ni Sasuke. May balak gawin si Haku, pero hindi na niya ito tinuloy. Ginising na lang niya si Naruto. Pagising ni Naruto ay nahiya siya dahil sobrang ganda niya. Hindi siya kilala ni Naruto dahil nakamaskara siya nung nakita sila dati. Nandito siya para kumuha ng halamang gamot kaya tinulungan siya ni Naruto. Inalam ni Haku kung anong ginagawa ni Naruto dito. Sinabi ni Naruto na nag-e-ensayo siya at isa siyang ninja. Pero para saan ang training niya? Gusto ni Naruto na lumakas. Gusto niyang maging pinakamalakas na ninja sa bayan niya. Gusto niyang kilalanin siya ng taong bayan. Tinanong ni Haku kung para sa kanya ba ito o para sa ibang tao. Hindi siya maintindihan ni Naruto kaya tinanong niya kung may importanteng tao sa buhay niya. Biglang may naalala si Haku. Nag-iisa siya sa kalye at walang pamilya. May lumapit sa kanyang ninja. Dito niya nakilala si Zabuza. Nabanggit ni Haku na mas lumalakas ang tao kapag may importanteng tao silang gustong protektahan. Naalala ni Naruto si Keiza, si Kakashi, at si Iruka Sensei. Pinaglaban niya si Iruka Sensei kay Mizuki. Naiintindihan na ni Naruto ang sinabi ni Haku. Sigurado si Haku na lalakas pa si Naruto. Dito'y umalis na siya. Pero meron siyang lininaw. Lalaki siya. Nagulat si Naruto kasi mas cute pa siya kay Sakura. Habang papunta si Sasuke ay nakasalubong niya si Haku. Sinabihan ni Sasuke si Naruto dahil hindi pa siya kumakain. Napangiti na lang siya. Ayaw magpatalo ni Sasuke kaya nandito din siya. Binisita sila ni Sensei at Sakura kasi hindi bumalik sa paglalakad si Sasuke. Nandito na si Naruto at nagawa na niyang makaakyat. Tumayo si Naruto. Kaso nawala siya sa balanse. Mahuhulog na si Naruto. Pero 90-trip lang pala si Naruto. Inis na inis ngayon si Sakura. Natuwa si Kakashi sa patuloy na paggaling ni Naruto. Pero natuluyan na talaga si Naruto.
Habang nangyayari ito ay umakyat si Sasuke at sakto na iligtas pa niya si Naruto. Kaya na din umakyat ni Sasuke kaya bilib na bilib si Sakura. Balik sa bahay ni Tasuna ay malungkot pa din si Inari. Sa hideout ay unti-unti nang lumalakas si Zabuza. Malapit na din siyang gumaling tulad ni Kakashi. Si Sasuke at Naruto ay nagpatuloy pa at naabot na nila ang tuktok ng puno. Umuwi na sila at sinabi nila ito kay Kakashi. Kumain na sila ngayon. Natanong ni Tasuna kung bakit nagpatuloy pa din sila sa misyon kahit alam naman nilang nagsinungaling siya. Kapag alam mo ang tama pero wala ka namang ginawa ay karuwagan ito. Tinuro ito sa kanya ng namayapang Hokage. Napalingon si Inari kay Naruto at naalala niya ang katapangan ng tatay niya. Naalala niya ang huling sandali ng tatay niya. Naiyak siya dahil dito at tinanong si Naruto kung bakit nagpapakahirap pa kahit wala naman silang binatbat sa mga tauhan ni Gato. Kahit anong mangyari, matatalo palagi ang mahina sa malakas. Ayon kay Naruto ay magkaiba lang sila. Pagkailamero lang si Naruto ika ni Inari, wala siyang kaalam-alam sa bayan niya at hindi niya alam ang pakiramdam na mawala ng minamahal sa buhay. Nainis si Naruto at sinabihan niya si Inari na umiyak na lang. Umiyak na lang siya habang buhay. Iyakin. Pagkatapos nito ay lumabas na siya. Habang nasa labas ay linapitan ni Kakashi si Inari. Pinaliwanag niya na ganun lang talaga si Naruto at walang galang sa ibang tao. Walang magulang si Naruto nung bata siya. Hindi man lang niya nakilala ang mga magulang niya. Wala din siyang mga kaibigan. Pero hindi siya nakita ni Kakashi na nagtampo o umiyak. Sobrang nagsisikap siya na kilalanin at matanggap ng taong bayan. Ang katotohanan nito ay pagod na siguro siya sa kakaiyak. Ang totoo niya ay naiintindihan ni Naruto si Inari. Yung sinabi niya kay Inari ay sinabi din niya sa sarili niya ng paulit-ulit. Kinubukasan ay nasobrahan ang tulog si Naruto dahil sa sobrang pagod. Gusto ni Kakashi na magpahinga muna si Naruto kaya iniwan siya. Gagawa na ng hakbang si Gato at susugod na uli si Zabuza. Nagising na si Naruto at bumangon agad. Nagpalit agad siya para makahabol. Nagmamadali sobra si Naruto. Pero bigla napansin niya ang isang baboy ramo. Pagdating ni Tasuna sa tulay ay may umatake sa mga trabahador. Dumating na din yung mga tauhan ni Gato sa bahay ni Tasuna. Sa tulay naman ay kumakapal ang hamog. Jutsu ito ni Zabuza kaya kumpirmado na nilang buhay pa siya. Kinausap sila ni Zabuza at pansin niya na nanginginig si Sasuke. Biglang napapaligiran na sila ng water clones ni Zabuza. Lininaw ni Sasuke na nanginginig siya sa saya. Isa-isang tinapos ni Sasuke ang mga water clones ni Zabuza. Napahanga si Zabuza dahil mukhang may karibal na si Haku. Naghahabol pa din si Naruto. Kumpirmado na din nila na Peking Tracker Ninja ang kasama ni Zabuza. Kampi niya ito. Naiinis ngayon si Sasuke kay Haku dahil masyado siyang pasikat. Kahit 1/10 lang ni Zabuza yung lakas ng mga water clones ay kahanga-hanga pa din na natalo ito ng ganong kadali ni Sasuke. Pero napaghandaan na siya ni Haku kaya magtutuos na sila ni Sasuke. Umatake na ang tauhan ni Gato. Balak nilang gawing hostage ang anak ni Tasuna na si Tsunami. Lumitaw si Inari kaya balak nilang tapusin siya. Nung tatapusin na siya ay pinigilan sila ni Tsunami. Papatayin niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagkagat ng dila niya kapag ginalaw nila si Inari. Dahil dito ay hindi na nila ginalaw si Inari. Nung paalis na sila ay naiyak na naman si Inari dahil wala siyang magawa. Naalala niya yung sinabi ni Naruto na iyakin siya. Pati yung sinabi ng tatay niyang poprotektahan niya ang mga importante sa kanya gamit ang dalawang braso niya. Dahil dito ay bago si Inari at lumakas ang loob niya. Sumugod siya para pigilan ng mga lalaki. Pinatulog ng lalaki si Tsunami para hindi magpakamatay. Patuloy na sa pagtutuo si Sasuke at Haku. Sinabi ni Haku na kung pwede ay umatras na lang si Sasuke dahil ayaw niyang patayin siya. Tiwala si Haku dahil mabilis siya at may inihanda na siyang dalawang hakbang. Una ay ang tubig. Pangalawa ay hindi magagamit ni Sasuke ang isang kamay niya kaya mapipilitan siyang dumipensa lang. Bigla siyang gumawa ng hand seal pero isang kamay lang. Nagulat si Kakashi na pwede pala ito. 1000 needles of death. Umangat ang tubig at naging mga karayom. Pero kalmado lang si Sasuke. Naalala niya yung training nila. Pag maraming chakra ang linagay sa paa ay tatalsik sila sa lakas. Paparating na ang mga karayom. Balik kay Inari ay hiniwan na siya ng mga lalaki. Pero Kawarimi Jutsu pala ito. Nandito na si Naruto. Hindi pala siya pumunta sa tulay. Nailigtas na din niya ang nanay ni Inari. Inuri ni Naruto si Inari sa katapangan niya. Nagtataka si Inari kung bakit nandito siya. Napansin kasi ni Naruto na maliban pa sa baboy ramo ay pati yung paligid ay may hiwa. Papunta ito sa direksyon ng bahay nila Inari kaya nag-alala siya. Pasugad na yung dalawa kaya umatake si Naruto gamit ang mga shuriken niya. Pero madali lang itong nasalag ng mga lalaki. Ngunit Kage Bunshin pala yung shuriken kaya naisahan sila ni Naruto. Nagpasikat siya kay Inari at nagtawanan na lang sila. Si Sasuke naman ay iniipon ng chakra sa paa niya. Tumama na yung mga yelong karayom.
Pero nawawala si Sasuke. Tumalon siya ng mataas at namato ng shuriken. Ninikuran siya ni Sasuke at oras na para siya naman ang umatake. Nautapan ni Sasuke si Haku. Nagulat si Zabuza dahil natalo si Haku sa bilis. Pinagmalaki ni Kakashi itong si Sasuke bilang pinakamagaling na rookie sa bayan ng Konoha. Ang pinakamatalino sa team nila ay si Sakura. Ang isa ay napakakulit at sobrang pasaway na si Naruto. Dito kay Naruto ay humingi siya ng tawad kay Inari nung sinabi niyang iyakin siya. Pinuri niya si Inari. Naiyak tuloy uli si Inari. Sinabi ni Naruto na okay lang umiyak kapag masaya siya. Didiretso na si Naruto sa tulay. Si Haku ay may ginamit na jutsu at biglang may namuo na yelo sa paligid ni Sasuke. Tinawag niya itong Crystal Eyes Mirrors. Pumasok si Haku sa loob ng salamin na gawa sa yelo. Tutulong dapat si Kakashi pero pinigilan siya ni Zabuza. Ipapakita na ni Haku ang tunay niyang bilis. Si Haku naman ang umatake at walang magawa si Sasuke. Nabitawan pa niya ang kunay niya. Patuloy na pinauulanan ni Haku si Sasuke at hindi na siyang makalaban. Nagpaalam si Sakura na lalayo ng sandali kay Tasuna. Kinuha ni Sakura ang kunay ni Sasuke at binato pabalik kay Sasuke ang kunay niya. Pero si Haku ang nakakuha nito. Biglang may shuriken na tumama kay Haku. Tinamaan uli siya kaya nalaglag papalabas ng salamin. Biglang may usok. Tingin ni Sasuke ay masyadong pasikat siya. Ibang klase ang entrance ni Naruto. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.